umaga na. Alam nating lahat na kaming mga bata ay may karapatan. At isa na rito ay ang kaming mga proteksyonan. Ang pinakamaliit na unit political ng pamayanan, ang barangay, ay may kapangyarihan na kami ay may pagtanggol, may ligtas, at masagip sa mga mapang-abusong elemento ng ating lipunan. Mayroong Barangay Council for the Protection of Children o BCPC sa Pilipinas. Tama po! At totoong aktibo ito at gumagalaw. At ito ang BCPC Gumagalaw! Ng Barangay Council for the Protection of Children o ang BCPC. Ako po si Chacha! At kami po ang mga bata ng Erda Sabana. At ito ang BCPC nyo! Ang BCPC Gumagalaw! At upang maunawaan natin ang lubos kung ano ang BCPC, himayimayin muna natin ang mga katagang Barangay Council for the Protection of Children o ang BCPC. Apat yun! Merong apat? Oo, merong apat! Merong apat! Sa BCPC, merong apat. Dapat, tandaang dapat. Sa BCPC, merong apat. Dapat, katagang dapat. Tandaang dapat. Apat, dapat! Ang barangay ay ang pinakamaliit na unit political ng bansa. Sa loob ng barangay, may tao, may bahay, may lupa, may hangganan. Barangay ang bumubuo ng bayan at lipunan. Tandaang dapat, apat! Ang isang konseho ay lupo ng mga tao na pinagkakatiwalaan ng bawat tao sa isang barangay. Pinili, may tiwala ang tao. Sa usapin ng barangay, tumutugon ang konseho. Tandaang dapat, apat! Sinasabing kahit sinong tao ay nasa kalagayang gipit at nangangailangan ng proteksyon kapag mayroong pagkait, panganib, pagwaglit, paglait, mga angking karapatan ay inaalis ng pilit. Tandaang dapat, apat! Ang pinakamahalagang kataga sa BCPC ay ang bata. Ang bata ay kahit na sinong tao na wala pang 18 taong gulang. Ayon sa bata, ang bata ay maliit, malaki, babae at lalaki, mula nang ipinagbuntis. Hanggang 17 taong gulang nga kasi. Ang mga batang nasa 18 taong gulang pataas na hindi nga matatawag na bata, ngunit walang kakayahang alagaan ang kanyang sarili, ay na rin sa pagsusuri ng mga doktor sa kanilang kalagayan ay sakop din ang proteksyon niyan. Si Shete Pawa,
PD603 na yan. Oo nga, ngayon ko lang narinig yan ah. Ang PD603 ay isang batas na pinagtibay noong 1974. Ito ay sinusulong ng Council for the Welfare of Children o CWC, kasama ang iba't ibang ahensya, paggobyerno man o pribado, na may advokasya sa karapatang pambata. Ang DILG o Department of Interior and Local Government sa pamamagitan ng isang memorandum circular ay nagbibigay kapangyarihan sa bawat lokal na pamahalaan na mag-organisa ng Local Council for the Protection of Children at supportang technical naman mula sa DSWD. At ito ay nilalayong ipatupad ng LCPC o Local Council for the Protection of Children. Mula sa mga probinsya, munisipalidad, hanggang sa mga lungsod at mga barangay. Ah, dahil nasa barangay ang pinagmulan nito. Ito yung BCPC na tinatawag. Tama! Ito sa barangay nyo, unahin siya, ang bata! Patay po kay Kano sa batas na to. BCPC na ito, ng barangay konseho. Unahin ang mga bata sa barangay nyo. Peace tayo! Tunay nga ang kaligtasan ng bawat batang Pilipino ang siyang pangunahing layunin ng Barangay Council for the Protection of Children. Nakalulungkot isipin na sa panahon ng kaunlaran ay marami pa rin batang nahihirapan. Ay, totoo ka. Doon nga sa barangay namin maraming ganyan. Hala, sa amin din kaya. Ganon, kung gusto mo, daanin na lang natin sa RAP. Sige ba, mauna ka. Sa barangay namin maraming tinatago. Inaabusong bata, hindi kumikipo. Sa ganda sa trabaho, di makapaglaro. Sila'y bigo-bigo. Isipin mo mabuti, sila'y kaawa-awa. Kinukulong ng amo, sila'y di mapalaya. Magulang nakasama, nagwawalang bahala. Basta nababayaran, walang ginagawa. Doon naman sa amin, sa may eskwelahan. Kaya maraming bata, halos sinamabilang. Sila'y ginagamit, pinagkakakitaan. Labas sa kalooban, sumusunod na lamang. Dami ng problema ng bata sa pamilya. Pagkada ang kasama, sila'y nagdodroga. Kahit naman sasabing maraming barangay ang may BCPC na, hindi pa rin sapat ang dami ng aktibong BCPC sa buong Pilipinas ayon sa datos ng DILG. Ayon sa isang department order mula sa Department of Interior and Local Government o DILG, mahalagang pangunahan ito na pinakamataas na pamunuan ng bawat barangay. Siyempre pa, ito ay barangay chairman. Ay sus! Si barangay chairman, siya ba talagang manguna? Bakit? Gaano ba kahalaga ang papel ni chairman sa BCPC? Mahalaga ang papel ni chairman sa BCPC, kaya dapat kumbinsihin natin siya. As in, mahalaga, gaano kahalaga? Nag-organisa. Gawin mo na ng functional para sa bata.
Hindi lamang sa chairman at mga kagawad ang magkakasama sa pag-oorganisa at pagkilos ng Barangay Council for the Protection of Children. Ang BCPC ay sama-samang pagkilos ng mga tao may malasakit para sa kapakanan ng bata. Kahit sino, kahit simpleng mama mo yan, kahit yung walang posisyon sa pribadong sektor o gobyerno. Oo naman! Hindi ako naniniwala. Baka si chairman lang. Pangungunahan lang ito ni chairman at ng kanyang konseho. Abay, kung ganyan, dapat lahat ng tao sa barangay ay may malasakit sa kapakanan ng mga bata. Mga nanay, mga tatay na kagaya nyo, mga leader ng barangay, mga manggagawa ng barangay. Dapat lang, kung maaari nga, ang bawat tao sa barangay ay kisali. Lahat daw, kasama tayo dun. Oh, eh anong papel ni Kapitan? Makinig ka! Hindi nagtatapos ang pagkilos ng BCPC sa pag-oorganisa lamang. Dapat ang Barangay Council for the Protection of Children ay gumagana o tinatawag na functional din. Opo, may nakatalagang function o tungkulin ang bawat organisadong BCPC sa bawat barangay. Naku, edi napakarami nun. Maraming nakasal sa memorandum circular ng DILG, ngunit madaling tanda nito. Dahil kung tutusin ay walo lang ang mga functions na ito. Oh, eh ano-ano namang yung walo niyan? Pakinggan po natin. Barangay ninyo, may BCPC na ang lahat ng bata. Functions ng BCPC natin, ano po? Sabi nga po sa kanta, ay may walong mahalagang tungkulin ang BCPC. Una, pagkarap ng datos at pagsubaybay sa kalagayan ng lahat ng bata sa buong barangay. Mahalaga po ang datos. Isaalang-alang po natin ang bilang ng mga bata o nang wala pang naging walang taong gulang. Nasaan sila? Ilan ang mga babae? Ilan ang mga lalaki? Ano ang kanilang kalagayan? Halimbawa, ay ang pagsubaybay sa mga beneficiary ng pantawid pamilyang Pilipino. Pangalawa, paggawa ng taunang plano at programa na makatutulong sa kalusugan at kaunlaran ng bawat bata. Mula sa mga datos, ay maaari na tayo magkaroon ng taunang plano para sa ikabubuhay, kaunlad, partisipasyon at proteksyon ng mga bata. Ikatlong, pagtulong, pagtaguyod at pagsuporta sa mga magulang na magampanan ang kanilang mga tungkulin. Siyempre pa po, dapat kilalanin ng BCPC ang mga natatanging tungkulin ng mga magulang. Wika nga po, kapag ating natulungan ang mga magulang, ay higit naman nilang matutulungan ang kanilang mga anak. Ika-apat, magrekomenda ng ordinansa at resolusyon na makatutulong sa proteksyon ng bata. Napakahalagang functions po ito ng BCPC. Di po ba't ang Barangay Konseho ay nagpapasa ng mga ordinansa? Isaalang-alang po natin ang mga datos na nakuha patungkol sa mga bata, ang mga ordinansang ating ipapasa. Halimbawa pa ay ang pagbabawal sa mga nakasasama sa mga bata, mga pasugalan, mga kompyuteran na malapit sa eskwelahan. Naku, marami pa pong iba! Ikalima,
natatanging pagtingin at paggalinga sa mga bata na nangangailangan ng espesyal na proteksyon. Sanggawaan din po ng BCPC ay ang magbigay kalinga para sa mga bata nangangailangan ng espesyal na proteksyon. Kasama po rito ang mga batang may kapansanan, mga batang may sakit, mga batang biktima ng karahasan, abusong sekswal, pornografiya, child trafficking, child labor, mga batang lansangan, mga batang ulila, pinabayaan at iniwan ng mga magulang, hindi nakapag-aral at iba pa. Ika-anim, pagtaguyod at pagsuporta sa mga pasilidad na makakatulong sa pag-unlad ng bawat bata. Patungkol po ito sa mga pasilidad na base pa rin sa ating mga datos na nakalap. Isaalang-alang po natin ang daycare center para sa mga bata hindi pa pumapasok sa paaralan. Maayos na palikuran at palaruan para sa mga batang babae. Patubig na wasto at ligtas at iba pa pong pasilidad na angkop para sa mga bata ayon sa kanyang kasarian, edad at kakayahan. Pangpito, pagtugon sa kalagayan ng mga bata na sumusuway sa batas. Maaari pong sa ating mga barangay ay may mga bata nalulong sa masamang bisyo at dahil po sa ganitong kalagayan ay natuto po sila lumabag sa batas. Pigilan po natin ang pagdami nito sa makataang pamamaraan. Hindi nila napiling maging masama at biktima lang sila ng sitwasyon. Ikawalo, pakikipag-ugnayan sa iba't ibang organisasyon o grupo, pribado man o pampubliko. Ito po ang gawain kumikilala sa pangangailangan ng BCPC na makipagtulungan sa iba't ibang tao at grupo, kabilang na po siyempre ang pakikipag-ugnayan mismo sa bata. Nandiyan po ang mga NGO, mga sangay ng ating lokal at pambansang pamahalaan, at ang mga batang organisado at organisado, mga SK, mga out-of-school youth, at kahit mga organisasyong kabataan sa loob ng simbahan. Ulitin po natin! Mangalap ng datos, magplano ng taon-taon at suportahan ng mga magulang, magrekomenda ng ordinansa, magkalinga sa mga batang nangangailangan ng espesyal na proteksyon, magtaguyod ng pasilidad, tumugon sa kalagayan ng mga batang sumusuway sa batas at makipag-ugnayan pa. Ano pang hinihintay nyo? Tara na! Ang BCPC nyo, pag-alawin na! Sa BCPC gumagalaw, batang panalo! Kinabukasan, sigurado! Lagyan na, malay mo, andyan lang ang BCPC nyo. Sana'y masabi sa showcase na ito lahat ang ninanais ng BCPC. Ng barangay kapakanan ng bata kanyang maibigay.